Hey guys, Joe here, Jubel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano maiwasan o matanggal ang green water ng koi pan nyo at magiging crystal clear ang tubig ng koi pan nyo. So, una guys ay alamin natin kung ano ang sanhi ng green water. So, ang green water guys ay isang uri ng algae guys. Ito ay tinawag siya ay green soap, green algae. Yan. Kung i-google nyo guys, ito ang green algae. Sabi ng Wikipedia ay a large and polymer grouping of algae consisting of chloripyta and caropyta streptopyta. Yan ang green algae guys. Yan. Kita nyo yan sa lalo na sa mga pond. No? Ito ang tsura niya. Maliliit siya guys. Microscopic siya. Iba siya sa ano guys, sa string algae. Iba siyang variety. Maliliit siya. Very microscopic. So yan ang green algae. So bakit nagkaroon ng madaming green, naging green algae ang koi pan nyo? Ang sanhi na ito guys, una ay madami siyang sustansya o nutrients na nakuha. So dadami siya, madali siyang dumami. Ano ang sustansya na kumuha ng mga sustansya? Yung ano guys, yung leftover na pagkain ng mga isda nyo, yung koi fish nyo, pag sobra kayong pagpakain, yung mga natira, yun ang maging sustansya, mga nutrients na pag-induce na madadami kagad ang green algae nyo. Saka yung mga tahi ng isda nyo, kapag napapansin nyo pag yung koi pan nyo, kung maliit lang at saka madaming kayong isda, madali siyang mag-green kasi yung tahi nila ay makapagpadali ding pag-multiply nitong green algae. Saka yung mga lantang dahon at iba pang mga organic matter na ano present sa koi pan nyo. So yan ang mga sanhi ng pag-multiply o pagdaling pagdami ng green water, green algae. O yung pag-algal bloom ang tawag niyan. So, ano ba ang mga hakbang na gawin nyo? Na-mention ko ba yung sunlight? Ang sunlight din guys ay makapag-multiply kagad nyo. Yung good combination guys. Nutrients gawa ng leftover anitin nila na pagkain, mga poop, yung waste ng isda nyo. At saka sunlight, yon ay good combination yan guys. Pag-multiply nitong green algae. So, ano bang prevention maiwasan ito? Ang number one is itong dapat koi pan nyo or aquarium nyo ay mayroong magandang filtration system. Bakit maiwasan ang pag-bloom ng green algae? Siyempre guys, yung mga poop ng isda, yung mga dahon at iba pang organic matter ay mahigop yan ng filter nyo. So, malesen ang nutrients na makain ng algae kasi matanggal ng filtration system nyo. So, matrap yun dito sa mechanical filtration system nyo at sa biological. Itong biological ay very ano, ang function dito ay mayroon, ang biological filter ninyo ay may titira na beneficial bacteria. Ang function ng beneficial bacteria, ang beneficial bacteria guys ay maliliit siya. Microscopic siya. Ang function niya ay breakdown niya, ang kakainin niya ay yung mga debris na organic matter, yung na-mention ko kanina. At saka yung
waste ng isda ay i-cycle niya, kakainin niya, i-convert ang cycle, meaning ay yung nitrogen cycle, yung mga beneficial bacteria ay pinaprocess nila yung chemical waste ng dulot ng isda, yung nitrite, ginawa niyang nitrate na less little siya na nasa isda. Kasi yung nitrite din guys, nutrients din yon, makapag-introduce ng makapag-dami ng green algae. So, pag meron kayong pag stable na, meron na kayong madami ng beneficial bacteria ang biological filter media nyo, o yung kahit yung pan floor at pan wall nyo, yan guys, di ano nyo yan man, di lilinaw na yung tubig ng koi pan nyo. So dapat maganda talaga yung filtration system nyo, lalo na itong biological, kasi dito pinaprocess ang nagsinacycle ang tubig. Meaning ng cycle ay nitrogen cycle, yung process ng dito, kita nyo ang arrow, cycle siya guys, ang pag-process ng harmful substance ng na emit ng waste ng fish. Yan, yan ang cycle. Lalo na kung mapansin nyo guys, itong green water ay pag lalo na lalabas ito pag bago pa lang ang koi pan nyo, kasi pag bago ang koi pan nyo, bago ang filtration system, wala pang masyadong beneficial bacteria na nakatira sa filter media nyo, hindi pa kasi efficient siya na makapag-cycle kasi wala pang culture. Mayroong ano guys, start beneficial bacteria starter culture na mayroon na binta sa Shopee or Lazada. Ito for example, itong Nitrobac. Iwan ko lang kung effective ba ito. Hindi ko kasi masabi kasi wala akong microscope, hindi ko nakita ito. Tingnan niyo na lang, basahin niyo lang itong mga comment kung effective ba talaga siya, kasi ito mga koi keeper din ito. Ayan, oh, may water test daw niya. So siguro okay ang tubig niya, pero hindi man sa water test ito makita guys. So tignan nyo talaga ito sa microscope kung ano, kumagana ba siya guys. So nga, pusin na tayo guys. So yan guys, kailangan nga meron kayo magandang filtration system para ma-breakdown yung magkaroon ng magandang colony ng beneficial bacteria. Meron tricks na dadami ito kaagad. Lagyan nyo ng itong filter chamber nyo, lagyan nyo ng aerator. Lagyan nyo dito ang aerator dito sa mga chamber. Dito. Lagyan nyo ng aeration. Kasi madaling dadami ang beneficial bacteria pag mataas ang dissolved oxygen. At saka guys, lagyan nyo din ng heater, para kasi pag medyo mainit, madaling dumadami din ang beneficial bacteria. So yan guys. At saka guys, pwede din add kayo ng bug filter. Ang bug filter guys ay dito, para makita nyo anong itsura ng bug filter. Ayan,
Ang bug filter ay tanim yan, guys. Ito. Aquatic plants or yung ano, putos, pwede yun, guys. Sandali ah. Ito. Yan ang bug filter, guys. Yung mayroong live plants. May chamber ng ano, filtration system niyo na mayroong mga plants. Kasi yung roots ng plants, maganda din silang ano, nag-process din siya ng nitrite, guys. Kino-convert niya ng ano, less harmful, kini-absorb niya yung mga ibang nutrients. So wala nang matirang nutrients para sa green algae para mag-bloom sila. So yan, tingnan nyo, guys. So very clear yung tubig ng koi pa nila kasi may bug filter. Oh. Yan, oh. Yan ang mga bug filter. Yan. May mga tanim. May isang, may chamber nga may tanim. Ayan, oh. Chamber. Yan. So, yan. Tingnan nyo. Very clear ang water. So, pag ganito, guys, oh. May sample dito, mechanical. Then, biological. Pwede kayo magdagdag dito ng bug filter. Ito. Tulad ng ginawa nila. Ito, nakatago ang mechanical filter at saka biological filter. Ang bug filter ay consider ding biological kasi live bio. So yan, tinan nyo, very clear. Yan. Ito, meron yang mga bug filter. Yan. Kaya very clear ang mga pond nila. Ito, very crystal clear. Kasi aside from mechanical filtration, biological filtration, meron ding bug filter chamber yan. Magkaroon din kasi ng kunting shade dito mga plants. Yan. Kasi ang sunlight din ay isa din ang ano, sa ding requirements para magdadami yung green algae, kaya kailangan meron ding konting mga shades. Kung wala kayong ganito mga live plants, pwede kayong maglagay ng sunshade net. Yan, no? 20%. Ayan. Para wala talaga yan. Oh, ito kasi iba itong sunshade net sa ordinary net na mano. Ito talaga siya ay makapag-filter ng sunlight 80%. Ayan. Dami na sa Shopee or sa Lazada. Next, ano bang hindi pa ko pa na-mention? Bug filter, sunshade, UV pan clarifier. Ito. Yan. Meron sa Lazada, meron din sa Shopee. Ito. Pwede na kayo mag-search kung paano install. Ito, i-install ito ganito. Yan. Yan, oh, may mga diagram. Yung ano, before sa prior. No, ito sa inlet siya ninyo pwede ilagay prior papasok sa first chamber. Kasi ang UV pinapatay din niya
Pinapatay niya ang green algae, guys. Saka yung ibang yung bad bacteria, maganda, pinapatay din ng UV pan clarifier. Clarifier. Ultraviolet 'yan kasi ang single cell di lang yata ang ano, green algae tulad ng bad bacteria. Correct me if I'm wrong, guys. So yan, guys, yan ang mga dapat yung tandaan. Magandang pan filtration system, yan, UV clarifier, sunshade, yung bug filter, yan. So meron kayong tanong, guys, comment down below lang, guys, kung meron pa kayong additional question, kasi parang nasabi ko na makaya lahat. Yun ko lang. Basta tanong ka lang kayo, guys. Okay? So thanks for watching, at saka huwag niyong kalimutang mag-subscribe kung bago pa yung kalang kayo dito sa channel, at saka paki-like at share na din sa fellow fish keepers natin, kung fish keepers. At i-take na lang din ang bell notification button para maging updated kayo sa mga ganitong klaseng tulad itong video na makatulong sa inyong mga fish keepers, koi keepers, at lahat ng fish keepers. Lalo na yung mga bago pa lang, guys. Dapat tulungan natin, guys. Okay? Thanks for watching, and keep safe, everyone. Have a great weekend. God bless. See you on my next video. Bye for now.